Hi guys! Welcome to my YouTube channel! Naimbitihan po ako ngayon sa LNG TV na mag-guest speaker. Kaya tara na guys! Let's go! Magdadrive na ako ha! Yes, mga kapamilya, nakita naman natin kung saan mapupunta at napupunta ang ating mga star donations. Kaya sa mga kapamilya natin dyan na gusto mag-share ng blessings, you can click the stars and send it to LNG TV para sa ating mga kapamilya. At
At sa lahat po ng mga nanonood ngayon, magkakaroon kayo ng chance manalo kapag nag-comment kayo ng inyong best selfie. I-comment niyo po ang inyong best selfie dun sa picture namin ni Madam Noemi Morada. At i-comment niyo rin po yung best reaction niyo kaya tumuto kayo hanggang sa huli. Dahil bago matapos ang ating segment, mamimigay po kami ng cash prizes. And I am very excited for tonight mga kapamilya dahil ang kasama ko po ay isang housewife pero natutunan mag-business at ngayon ay milyonarya na. Grabe. Sobrang excited na akong ipakilala siya sa inyo. Please welcome Madam Noemi Morada. Good evening, Ma'am Noemi! Hello, Coach Arian. Kamusta po? Ito, masaya po ako. Gusto ko pong batiin ang lahat ng mga kapamilya. Good evening po sa lahat. At napakaganda po talaga ng LNG TV. Grabe, na-amaze po talaga ako na hindi ko po talaga kanina pa po kinakabot. Sobra pong haba ko pero alam ko po first time ko po kasing ma-interview sa ganitong sitwasyon. Kaya ayan, sana po binabati ko po ang Team Santa Rosa, mga taga Santa Rosa. Hi, hello po. At ang sa akin pong asawa na nasa... Hello po. Sa akin pong pamilya sa probinsya, sa Quezon. Sana po, ma-inspire ko po kayong lahat. Yes, we're very excited, Ma'am Noemi. Talagang yung mga kapamilya natin na nanonood ngayon, grabe, sobrang excited na. Shout out kay Ernie Pargan, nanonood ngayon. Wow, si Madam Doña Noemi. Congrats! Sabi niya, tumutok lang po kayo at sabay-sabay po tayong ma-inspired sa kwentong kapamilya ni Madam Noemi Morada. Hi, happy viewing kay Laila Nevalga, kay Ma'am Joy, BCO Pampanga, Kimberly Bioy, Maria Giselle Apaya, Josiel Palermo, shout out kay Chrislyn Camron, Ore Mirasol, Roxanne Caranzo. Nakakahanga naman po kayo, marami na kayong natutulungan. Yes, maraming salamat po. Hi kay Grash, San Andres, magandang gabi po sa inyong dalawang, magandang binibini sa harap namin ngayon. Yes, so sana po ganahan kayong kumain ng inyong dinner habang nanonood kayo ng kwentong kapamilya. Hello kay Johnny Madera, Tess Navela, Miner Asuela, Chrislyn Camron, Princess Matangkas. Hello po kay Gina Aure. Mga kapamilya, keep on sharing this live video. Like and share this live video mga kapamilya para marami pa po tayong ma-inspired ngayong gabi. Alam naman po natin na every time na meron tayong kwentong kapamilya ay talagang nakakapagbigay po tayo ng inspirasyon sa lahat ng mga nanonood. Kaya i-share nyo po itong live video natin sa inyong mga kapamilya na gusto nyong matulungan, na lumakas ang loob, tumibay at lumaban pa sa buhay. Watching from Luzon City, Jerry Sapanta, thank you for watching. Jackie Lumaino, Enrico Di Maala, tutok na yan, sabi ni Don Enrico. Hello po sa lahat ng nanonood nating mga kapamilya ngayon worldwide. Elizar Palad, hello mga kapamilya. Naomi Lilibios, watching from Cebu City. So comment nyo lang po kung taga saan kayo para ma-shoutout po namin kayo. Watching from Batangas, Erms Paner, Nix Villejo, magandang gabi, Jeneline Paragoso. I know mga kapamilya that you're very excited na malaman at mapakinggan ang kwentong kapamilya ni Madam Noemi Morada. Madam Noemi Morada, pwede mo bang i-share sa amin ang iyong kwentong kapamilya? Hello po, ako po si Noemi Morada, tubong Quezon, doon po ako pinanganak at 11 po kaming magkakapatid. At pangwalo po ako sa magkakapatid. Yan. So ano ba yan? Ayan. Tapos doon po ako nag-aaral ng elementary sa amin sa Quezon. At habang nag-aaral po ako ng elementary, ang ginagawa ko po noon sa amin, maliit pa lang po talaga ako ay marunong na akong magnegosyo. So maliit pa lang po ako, pag wala pong pasok, pumupunta po ako doon sa mga gumagawa po sa amin dati noon ng tower. At ako po noon ay nagtitinda po ng mga niluluto ng nanay ko na
mga banana kyo, mga ulam, dinadala ko po, hindi po ako nahihiya, maliit pa lang po ako noon. Mga ilang siguro, taon ka na noon? Siguro ko, charyan, mga ano ako noon, mga 6 years old. Six years old? Yes, 6 years old pa lang ako noon. Grabe. Maliit pa lang ako. Tapos, nung 7 years old na po ako, habang pumapasok po ako, maliit pa lang ako, naglalakad lang po ako papunta sa eskwelahan kasi medyo malayo din kasi probinsya po, wala pong mga sasakyan. So pagdating ko po, simula sa bahay hanggang sa eskwelahan, lakad po ako, may bit-bit po akong ice candy. Na yun po ay dinadala ko sa school namin para ano, bibenta. Ay, pakumiyak. Ayun, tapos ilalagay ko po sa table ng teacher ko. Tapos yung teacher ko na po yung nagbebenta. Ayun. Tapos nung po ako mag hanggang grade 6 po yon. Bago po ako mag grade 6, nakuha naman po ako na majorette. So wala po akong pakialam kahit po ako makuha na, kahit po ako ay nagbibit-bit, nagdadala po ako na hindi po ako naiiyak kahit po ako ay majorette. Na nagano po ako sa school. Tawag doon, nagbibenta, may daladala pa rin po ako ng mga pangbenta ko sa school para pag po may mga activities sa school, hindi ko na po hingin sa nanay at tatay ko. Ayun, hanggang sa nung ako po ay meron pa po akong experience na ako ay elementary na habang naglalakad po ako, di ba po uso yung manguha ng bata? Kaya parang second life po na rin po ito na muntik na po akong makuha ng manguha ng bata noon sa amin at ako po ay nag-pray noon at pakiramdam ko po ako ay lumilipad ng tumatakbo hanggang sa papalapit sa taong tumulong sa amin. At hindi ko po siya makakalimutan. Grabe na experience mo, no? Tapos, nung nag-high school naman na po ako, dahil nga po, ang tatay ko po ay meron po yun. Ang tatay ko po ay meron siyang jeep na pampasahero. Pero doon po sa lugar namin, parang kung tutusin kami pa rin po yung mas parang nakakaangat din sa buhay kahit ganun, kahit marami kami magkakapatid. Kaya lang ako po yung maliit pa lang, parang gusto ko po talagang tulungan ng nanay ko. Ayun, so maliit pa lang talaga ako, natutunan talaga akong magnegosyo. Hanggang sa pinagpatuloy kang pag-aral sa AUP, sa Adventist School sa University po sa Silang, Cavite. At ang ko po ay pinagpatuloy ang aking pag-aaral. At habang ako po ay nag-aaral, habang bakasyon po, ako po ay hindi nahihiya kahit pa makikita ko ay napakaraming mga estudyante. Ako po ay nag-working student dahil ayaw po ako ng tatay kong pag-aralin. Pero nakita po ng tatay ko na at ng nanay ko na pursigido po ako mag-aral. Kaya nung buong bakasyon po na yun, na sinabi sa akin ng tatay ko na hindi ka na mag-aaral at baka mag-asawa ka lang. Tumigil ka na lang dito sa bahay. Naranasan ko po yung pag may nanliligaw sa akin, pinaglalatagan po ng banik sa harapan. Ayun. Kaya ako po nang talagang masungit ako. Sobra po akong masungit. Galit po ako sa mga lalaki. Ayun, hanggang sa ako nga po ay nag-aral sa AUP. At ako po ay nakatapos doon. Ang kinuha ko po ay Management Major in Computer. At ako po ay nung nakatapos na po ako doon, bago po ako, habang nag-aral po ako, noong unang pong taon ako po ay nag-work, working student, at ako po ay nag-work sa isang college store. At yung pong college store ay nakakatuwa po doon, sabi po nung yun yung pong din namin doon, sabi po niya doon, ay simula nung ikaw yung nagano dito, ikaw yung tumawa dito, ay dumadami ang mga lalaki dito, mga boys dito. Kaya doon po ako in-assign sa taas, sa college store, sa mga tinda ng mga tawag dito, yung mga books, mga ganon. So after noon, nung nakatapos po ako, sinabi po ng tatay ko, sige, ng nanay ko, mag-aral ka na lang, ipagpatuloy mo na yung pag-aral mo. Kaya yung second year ko po, tinuloy-tuloy ko na yung pag-aral ko. At pagka-graduate ko po, Ma'am Arian, ayan na. So, nag-try na akong magtrabaho dito sa Manila. At dahil noon po ay hindi pa uso ang computer, ako po ay panalong-panalo. Pag-apply ko po, ako po ay nag-walk-in dito sa Manila, sa Malate. At doon po ako nakapagtrabaho for 22 years. Wow. Ayun. Tapos, nung ako po ay nagtrabaho na doon, ang trabaho ko po doon ay
bookkeeper po ako. Ako po yung nagbabayad ng mga income tax sa EFPS through internet po. So kaya nung hindi na ako dito nahirapan. At ang aking asawa naman po, Ma'am Marian, ay nasa ibang bansa. At siya po yung ako po ang naiwan sa dalawa naming maliit na anak, na yung pong bunso nung iniwan niya kami ay 6 years old at ang aking panganay ay grade 1. Parang grade 1 si Trisha noon, tapos si Monique po noon ay grade 4. At ang routine po namin everyday ay ayun, ang routine po namin everyday ay mag sa umaga gigising po ako ng 4 o'clock. Tapos pagising ko po ng 4 o'clock, mag-aano na po ako noon. I-prepare ko na 'yung mga pagkain ng mga bata, tapos sa umaga, pagka-prepare ko po noon, 6 o'clock kailangan nakaalis na ako, nagbabyahe na ako at papasok naman po sila ng 6:30. Tapos 8 o'clock naman po ang pasok ko sa office. At pagdating ko po doon sa office, susunduin ko naman po sila sakto ng 6 o'clock dahil yun po yung labas namin. Habang nagbabyahe po yung aking mga anak, ay sila po yung kumakain na. At pagdating po sa bahay, pagdating po nila sa bahay, sila po ay nag-aaral na ng kanilang nag-aaral na po sila. Tapos yung daddy nila, nakaharap sa TV, nakaharap sa internet, ayun, at sila po yung nag-aaral. Ako naman po ay nagagawa, naglilinis, at nagpiprepare ng pagkain ng mga anak ko. So, yun na po ang aking yun po yung aking karanasan noon. Kumbaga, sa umaga, ako po ay driver, ayun, sa gabi, Inday, sa umaga, driver, sa tanghali ay office girl, at sa gabi, Inday na naman, driver, Inday, ayun po. Yun ang po ko, Charlotte. Grabe yung mga na-experience mo mula bata ka pa. Kaya tinanong ko kung ilang taon ka nagtitinda, 6 years old, nagtitinda ka na. Samantalang yung ngayon, yung mga bata, 6 years old, nagmo-Mobile Legends. Diba? Yes. Pero ikaw, nung age mo na yun, napaka-matured mo na dahil nakikita mo yung paghihirap ng magulang mo. Kaya talagang kahit 6 years old ka, Mama, tutulong ako sa'yo. Paano ba gawin yan? Magbebenta lang ba ako? Mag-aalok lang ba ako? Bibit-bitin ko lang ba tong ice candy? Saan ko to dadalhin? Dadalhin ko to sa lamesa ni teacher. Tapos siya na magbebenta. Pag talagang bata ka pa lang, talagang gusto mo nang makatulong sa mga magulang mo. Sinikap mo talaga. Hindi ka nahiya. Tapos ang nakaka-proud pa sa'yo, hindi ka... ginagawa mo ng paraan para hindi ka manghingi ng pera sa parents mo, yung mga pang-projects mo. Simula elementary, hanggang ma-graduate ka ng elementary, then hanggang mag-high school ka, itatrabaho ka pa rin. At nung nag-college ka, ayoko pag-arali ng parents mo, no? Dahil nadala na dun sa mga ate mo, sa mga kuya mo. So, hindi naman kasi lahat ng magkakapatid pare-pareho, diba? Meron talaga dyan magsusumikap sa buhay at nakakatuwa kasi nagsikap ka. Kahit ayaw kang pag-aralin, pinatunayan mo sa mga magulang mo na gusto mo makatapos ng pag-aral kasi gusto mo mabago yung buhay mo. Gusto mo mabago yung buhay ng magulang mo, ng pamilya mo. Diba? Kwento mo sa amin kung ano yung mga struggles ng pagkakaroon ng asawa na OFW. Ayun, ang masasabi ko lang, Ma'am Marian, kasi syempre pagka ang asawa mo malayo, ito yung tipong kaway-kaway sa mga OFW ang asawa na nakaka-relate. Siyempre, sa akin, sobrang hirap. Pero inisip ko na lang na para sa magiging, sa mga anak namin, ang kaya siya umalis para sa mga anak namin. At para din po, siyempre, pag lumalaki pamilya, lumalaki ang gastos. So, mga struggle ko talaga, talagang tiniis ko yun, Ma'am Marian, yung everyday na gigising ako ng maaga, tapos ihatid sa school, yon. Pero sabi ko, kaya ko to. Hanggang sa Ma'am Arian, ako'y, syempre habang ang tao, pag tumatagal, tumatanda na, parang naiiba na ang
ang ano mo, katawan mo. Parang yung nagkakasakit ka na, humihina na ang katawan mo. Ayun. So, syempre, ang asawa mo, pag nasa ibang bansa, pag yan ay tumawag at hindi mo agad nasagot, mamarian, away na yan. So, kumbaga, yung isip ko sa trabaho, sa mga anak ko, sa kanya. So, nahahati doon lahat kaya ako noon, nangayayat ako noon. As in, walang linggo na hindi kami na nag-aaway. Pero, simple lang naman ang pinag-aaway namin. Telepono lang. Kaya sabi sa akin ng mga ka-opisina ko noon, isabit mo na yung telepono mo sa liig mo. Kahit saan ka pumunta, talagang nakasabit na yung telepono ko sa liig ko. At pag sumagot siya, tumawag siya, sagot agad. Eh, minsan di rin kasi may iwasan, nagdadrive ka. Ayun. So, hindi mo rin minsan ma-aksidente kapag sagot. So, minsan may mga ganong instances. Ayun, hindi na kami magkikibuan noon. So, para sa akin, alam ko na hindi naman siya dahil nagagalit, dahil nagsiselo siya. Alam ko nagagalit siya kasi gusto niyang gusto niya na malaman niya na lagi kaming safe, kasi nga sa panahon ngayon, delikado ang lugar. Tapos babae pa ako, dahil kasama ko yung dalawa kong anak, tatlo lang kami. So yung asawa ko doon, nag-aalala siya. Kasi ang isip daw niya, sabi niya sa akin, ang isip daw niya ay, niisip daw niya baka daw kung anong mangyari, ay malayo siya. Kumbaga lahat na lang, pag-aalala ang iniisip niya. Hindi, ako naman, ang ginagawa ko lang para malampasan ko ang lahat ng yan, nagpipray na lang ako lagi. Ayun. Tama. Pero, ayun, hanggang sa tumagal-tagal, nung nagkasakit na nga ako, pinag-resign na lang niya ako sa bahay, sa opisina, at ang sabi niya sa akin, alagaan mo na lang yung dalawang mga anak mo. Ang takbuhan ko ng pagmasama ang loob ko, syempre, yung boss ko. Ayun. Kaya, alam nila yung mga nangyayari sa akin. Pero, ganun talaga. Dahil, sabi ko nga nun, ito ba talaga yung kapalit ng pera? Kung tutusin, kaya lang ako kasi ayaw ko talagang mag-resign. Kaya ako, gusto ko talaga yung busy ako dahil malayo siya. At gusto ko naman natutulungan siya sa financial. Kasi, di ba nga, malaki ang gastos. So, kailangan ko ding humanap ng pagkakakitaan aside sa sweldo niya. Yun ang po, ma'am. Totoo naman, tama naman yun. No? Nakaka-proud kasi talagang hindi ka lang umaasa sa asawa mo, sa papadala niya. Talagang gumagawa ka ng paraan para makatulong sa kanya. Wala kang ibang iniisip kundi yung asawa mo, yung mga anak mo. To the point na nakalimutan mo na yung sarili mo, nagkasakit ka na. Ano nangyari nang after mo mag-resign? Ayun, ako po ay nag-resign. Siyempre, hindi po ako sanay ng walang trabaho araw-araw. Grabe. Na yun yung coach Arian, yung parang, parang akong luka-luka. Gigising ako ng maaga, tapos magbibihis ako dahil sanay ako na nagbi-makeup. Pero umalis pa rin ako kasi niyahatid sundo ko nga yung mga anak ko. Pero dahil sa ganun ang nangyari, ang ginawa ko ay itinuloy ko yung aking pagiging financial advisor ng isang insurance company. At yun naman, nag-uopisina na rin ako, pumupunta ako doon. At natutuwa naman ako doon kasi minsan nakaka-commission ako doon ng 100,000, ganon, sa isang plan. Kaya natuwa din ako noon, kumbaga hawak ko na yung oras ko. Ayun, at nakaipon din ako doon ng pera doon hanggang sa, tuloy-tuloy na yon. Na-enjoy ko naman yon. Hindi ko pa nakikilala ng Celine Green. Kumbaga talagang niloob din ni God na mapunta ka dun sa ganong company wherein hawak mo na yung oras mo, di ba? Talagang flexible na yung time yun kasi yung hindi mo na mababalik yung oras. Hindi na. Yung pera kaya mong kitain, pero yung oras na lumilipas, di mo na kayang ibalik. Kaya, good thing din na ganun yung nangyari. Mas marami ka ng time para sa mga anak mo. Nakwento mo nga sa akin na before nung employed ka pa, meron sa lang sariling tutor dahil hindi mo sila, dahil busy ka na din sa pagtatrabaho. Pero nung after mo mag-resign, di ba, mas natutukan mo na yung mga anak mo. At ngayon, grabe, ang talino nilang dalawa, di ba? Yes, Ma'am Arian. Yan talaga yung pinagpapasalamat ko sa kanila kasi habang ang daddy nila, pag hindi talaga nila alam yung assignment nila na math,
yung daddy nilang nakatutok sa kanila sa ano, sa laptop, at sila nag-assignment na. So nasa school pa lang kami, pinisinisend ko na sa daddy nila yung assignment. Oh, may assignment yung mga anak mo sa math, aralin mo na to para pagdating sa bahay, tuturuan mo na sila. So ganun lang talaga yung routine. Talagang tulong talaga kaming dalawa para sa mga bata. Hanggang sa yung bunso nung grade 3, hindi ko na siya pinatutor kasi kaya na niya. Si ate naman, hindi talaga yan nagtutor. From the beginning, hindi talaga. Yung bunso lang yung tinutor ko kasi maaga siya na grade 1. Nag-aral kasi siya 4 years old lang. Tapos grade 1, 6 years old na siya. Kasi na-accelerate yung bunso. So yun. Kaya natutuwa ako kasi sabi kong ganun, napakaswerte ko pa rin. Talagang ibinigay sa akin yung mga anak na gano'n in spite of that na ang daddy nila ay nasa ibang bansa. You know what? Kasi mabait kang anak. Oo naman, Coach Ari. Kaya binigyan ka ni God ng mabuting asawa at binigayaan ka ni God ng mababait na anak saka matatalinong mga anak. Kasi talagang nakita ni God kung gaano mo kamahal yung mga magulang mo kahit gano'n yung nangyari, gano'n yung sinasabi nila sa'yo, iisip mo pa rin makatulong sa kanila. Kaya ngayon, ikaw din yung nag-benefit. Diba? Ano yung mga realizations mo nung nagkaroon ng pandemic? Ayun, na-realize ko ngayong pandemic na napakahalaga pala ng meron kang savings. Kasi kung, lalo na ngayon, ngayong pandemic, napakalimitado ang paglabas. Ayun, bawal lumabas. Tawag dito, bawal ka magtrabaho. Kumbaga, sa dami ng mga nawawala ng trabaho ngayon na hindi natin alam, talagang bagsak na bagsak ang ekonomiya. Pero na-realize ko na kung ikaw ay may savings at dumating ang mga ganitong sitwasyon, hindi ka mahihirapan. Meron at meron kang madudukot. Kasi kasi ang pinoproblema natin yung pag dumating na si Judith. Diba? Si Judith, as in Judith. Yung mga bills natin, ayan, pag dumating na yung mga bills natin, syempre mamamroblema, naku, katapusan na naman, bayaran na naman ng ganito. Kung meron kang savings, at ito yung may mga nakalaan ka na ganito, ayun, meron ka talagang pera na makukuha. Yun ang kagandahan ng may savings. At pangalawa, na-realize ko na napakaganda at ako'y napunta sa linen green business dahil kahit ako'y natutulog, alam mo ba yung tipong, Ma'am Noemi, may order po ako, balalam mo naman po. Kumbaga, yung linen green, isa siyang online business na ang mga tao naghahanap kung ano yung makakapagpaboost ng immune system. At yun na yung linen green. Kaya natutuwa ako dahil ang mga linen green beverages ay nakakapagpabus ng immune system para sa ating lahat. Ayun. Yes, kumbaga, natulungan ka ng linen green na kumita kahit sa panahon ng pandemic. Yes, Madam Arian. Kahit hindi ka lumalabas, kahit doon lang sa gate. Yes. Kaya abot mo lang yung products, then yung lalamove driver na yung magdi-deliver doon sa totoo customer. Totoo yan, Ma'am Arian. Alam mo ba yung tipong, hindi pa ako na pagising ko pa lang pagtingin ko ng telepono ko. Minsan nagigising ako sa mga ring na ng telepono ko kasi minsan pinapatay ko na talaga siya sa gabi para naman matulog ako. Kasi nga online ako ng online Hangga't buhay yung telepono ko, hangga't may nakikita ako, hindi ko yung mapigilang sagutin. Kasi ko char, yan pera na yan . Tingnan mo ganun. Ayun. Tapos pag yung linen green niyan, pagka sasabihin sa iyo, ayan na, order. O di syempre, ayan na. Kakatuwa talaga. Paano mo napapanatiling positive kahit ngayong pandemic? Para sa akin, Coach Arian, ang pagiging positive ay parang isang flashlight na rechargeable flashlight na pag ito ay yung pag kailangan mong i-fully charge at pag ito ay na anytime ay pwede siyang lobat, parang ganon. So, para sa akin, ibig sabihin, kailangan nating makipag-usap sa Panginoon, mag-pray, na para tayo ay i-guide kung anong dapat nating gawin. Ganon. Tapos, para sa darating na mga araw pa, kasi nga, sa panahon ngayon, talagang napakahirap, talagang pag lumabas ka, nakakatakot. So, para maging positive ka at mawala yung mga ano mo sa buhay,
kailangan mo talagang dumiretso sa kanya, makipag-usap ka sa kanya, para at least alam mo yung gagawin mo araw-araw. So yun ang aking ano. Tapos kailangan kong manood ng mga positive na mga ano, yung mga video. And katulad ng mga kay Chingkitan. At natutuwa din po ako sa Lean and Green, kila Chairman, sa mga BODs, kasi hindi sila nagkulang ng training. Dito pa lang po ay pagka nagtitraining ka, talagang mapupuli charge ka. So doon ko po yung, aking pinangahawakan. Unang-una ay ang pagpipray at yung pong sa mga training. Paano mo pinalakas yung loob mo nung nalaman mo na hindi makaka-uwi yung asawa mo dahil na-lockdown siya? Ay naku yun, Coach Arian. Talagang masakit man sa akin, eh talagang kailangan kong gawin. So, syempre, ganun pa din. Pray pa din. Tapos, dapat po kasi siya ay nandito siya ngayong bakasyon. Pero dahil nga po nagkaroon tayo ng pandemic, hindi po siya naka-uwi. So, syempre, inisip ko na lang po na kaya siya nang siguro mas mabuti na rin siyang nandun, kasi kung nandito siya, walang trabaho at posible na din siyang hindi makabalik pagkababalik siya doon, kasi sa dami po ng tinatanggal ngayon. Pero at least, nandun ang asawa ko, tuloy-tuloy pa rin po yung sweldo niya at safe naman po siya doon. So, talagang wala tayong magagawa. Pray lang din po talaga ang number one kong ano. Lagi-lagi na lang po ako nakikipag-usap. Which is very powerful. Yan talaga yung number one na dapat gawin kapag dumadaan sa matitinding mga challenges sa life, kapag feeling mo sunod-sunod na yung problems na dumarating sa buhay mo, di ba? Family, career, financial, di ba? Kailangan number one talaga yung spirituality, yung connection. Dapat always tayong connected kay God, which is yun yung nakikita ko sa'yo, tama yung ginagawa mo. Kaya nakikita ko na tuloy-tuloy yung blessing sa'yo ni God, kasi lagi mo siyang kinakausap, automatic na sa'yo, nakaprogram ka na, na kapag bumibigat na yung loob mo, nalilito ka na, pipikit ka na, mananalangin ka na agad sa kanya. And after nun, syempre mararamdaman mo na gumagaan unti-unti yung pakiramdam mo, kasi nararamdaman mo na pinapakinggan niya yung mga prayers mo, diba? Nabanggit mo kanina na sobrang grateful ka sa Lean and Green. Paano mo nakilala si Lean and Green? Ayan ma'am, dahil nga po ako ay parating nagkakasakit noon. Yung aking bayaw na yung aking brother-in-law, si Sir Mark Isimilio, ayan, nagpapasalamat ako sa kanya kasi sa kanya ko nakilala. Kasi number one, sabi niya, Ate Ning, itong product ni Lean and Green, lagi kang nagkakasakit, try mo nga. Eh di ngayon sabi ko naman sa kanya, ay naku ano ba yan? Ay naku networking na naman yan. Naku ayaw ko ng networking. Sige bibili na lang ako sa iyo ng product mo. At ano yung, ano ko na lang yan, try ko kung talagang maganda. Pero dahil sa makulit po talaga si Sir Mark, hindi po siya tigil lang bilog. Ayan. Hanggang sa, tinry ko po yung product niya. Sabi ko sige, try ko muna itong product. Ayun, September 14, 2017, ako po ay nag-start ng Lean and Green. At sumama na po ako kay Sir Mark. Dahil nakita ko po yung product ni Lean and Green, yung kape, ay nung tinry ko ay parang bagay sa akin. Kumbaga hiyang sa akin, kasi ako po pinagbawalan ng doktor na huwag uminom ng kape dahil ano nga po, unang-una nakakapag-palpitate, ayun. Tapos nakakataas ang sugar. Pero nung natry ko po yung Lean and Green na coffee, parang sabi ko, parang ibang dating sa akin. So, nung sumama po ako kay Sir Mark dito sa head office, at kami nga po ay nagtitraining na, nakita ko po na maganda yung, sistema ng Lean and Green. Ay, yun, tinuloy-tuloy ko na po hanggang sa akin, inano ko na talaga siya. After 2 months, ako po ay inalok nila dito na magtayo daw po ako ng business center office sa Santa Rosa, Laguna. At sabi ko, bakit sa Santa Rosa? Ay, nandun daw po yung mga market, magandang market. Kasi marami daw po doon na maraming mga leader ng taga Santa Rosa. Ayun, marami pong leader na taga Santa Rosa, sabi po nila. Tapos,
ang kagandahan doon, hindi ka mahihirapan kasi nandun ang business. So sa madalit salita, sige nga po, naghanap na nga po kami ng lugar at yun. November 14 po, ayan nag-start na po mag-soft opening ang aking business center office. At noon po, Mamarian, talagang tuwan-tuwa ako dahil ang dami po talagang tao, grabe, yung umaten. Dahil noon, sa Laguna, ako pa lang ang business center office. Kumbaga, ang susunod ng business center office ay Lucena. So, Lucena, tapos Santa Rosa. Diba ang layo ng Pagitan? Wala pang Alabang, Paranyang, kayo wala. Solo ko pa to. So, ang dami kong, ang laki ng hawak ko noon. Ayun, Mamarian. Doon ko nakilala si Lynn Green. Nakakatawa, di ba? Yes, grabe. Talagang, noong una, negative ka pa. Pero dumating yung point talagang nag-invest ka na. Naging, gusto mo na magtayo ng sarili mong branch dun sa Santa Rosa, Laguna. Kumusta yung first 3 months mo sa Linen Green? Naging madali ba? Ayun, to be honest, Ma'am Aryan, ang first 3 months ko sa Linen Green ay hindi naging madali. Siyempre, unang-una, bago pa lang ako, kumbaga, new blood. Wala akong alam sa networking. So, nag-build. Yun yung time na mag-build ka. At the same time, nagtayo agad ako ng business center office. Yes. At noon, marami ako ng mga... Ang marami sa amin nun, hindi ko pa member. Mga cross-line pa. At kung may member man ako, pa isa-isa pa lang. Ayun. Hanggang sa mag-third month natin dito, nagka-problema si Linen Green. Kasi kami yung mga pioneering that time. Nagka-problema si Linen Green. Sabi ko, ano ba yan? Kakabukas ko pa lang. Hindi na naman nag-operate si Linen Green. Sabi ko, nako. Ay, dahil nga po, Mamarian, kasi ayoko na... tawag dito, sabihin ng mga tao na ang networking ay scam, ganito-ganito, ay talaga pong ipinagpatuloy ko at sabi ko, hindi. Talagang go-go-go pa rin. Ayun. Tapos, next po noon, ay ilang buwan talaga na walang ano, wala talagang income. Buti na lamang po noon, Ma'am Aryan, marami akong stocks bago nangyari yon. Tapos, yung mga leader na dito, kahit saan dito po, marami akong mga leader na nakilala at tumatawag po talaga sila sa akin para bumili ng product. Kasi ang number one po nun talaga sa atin ay kape. Ay biglang yes. Nawala si kape. Doon ko pa lang po, Mamari, nararanasan yung maraming benta ng kape. Bigla pong nagka-problema. So, ayun. Yun po talaga yung struggle. Yung first 3 months talaga yun yung hindi talaga madali. Pero ilang months bago mo naramdaman na malaki na yung kinikita mo? After one year, Magkano na yung pinakamalaking kinita mo sa isang buwan? Umabot ng... Kasi nga po ako noon, lagi na akong nasa top. So, sa isang buwan, kumikita na kami noon ng... sa isang buwan, kumikita na ako noon ng... Ang gross... Masabihin ko ba? 7 digits, 6 digits, 7 digits, 8 digits. Mga 7. 7 digits in just 1 month. Yes. So, 'di ba, kung tumigil ka 7. 'Di ba? Kung tumigil ka before nung dumaan ka sa struggles nung first 3 months mo, hindi mo makukuha yung 7 digits na income in just 1 month. I mean, yung gross income and yung total talagang ano na supportive yung mga nasa studio natin, talagang chini-cheer ka nila para mawala yung kaba mo. Well, nakaranas ka din ba ng mga rejections and discouragements? And paano mo siya handle? Nako, Ma'am Aryan, talaga namang normal na lang yung rejection. Kasi po, ito yung naranasan ko, Mama, pag nagbukas ako ng FB, mga kaibigan ko nag-automatic off ng telepono. Or nagtatanggalan, di ba, online sila, biglang nawawala sa online. At pag tinawagan ko sila, hindi na ako kakausapin, sinzone. Or hindi na sasagutin. Ayun. Tapos, kahit po pamilya ko, ayaw po akong talagang hindi nila ako inano. Sinuportahan. Hindi talaga na nila ako sinuportahan sa pag-network ko. Kumbaga talagang sariling sikap lang. Mga nagpa-member sa akin, mga hindi ko pa talaga kakilala. Ayun. Talagang normal naman po yan. Kasi, pero ngayon, Mamarian, natutuwa ako kasi mga kaibigan ko, yung mga kakilala ko, pina-follow pala nila ako sa Facebook.
At natutuwa ako dahil nagtatanong na sila, oh, kumusta ba yung, ano, parang ang galing, ang ganda-ganda ng linen green, sabing ganun. So, yun. Kasi nakita na nila yung result ng tinrabaho mo. Ano yung mga achievements mo dito sa linen green? Ayan, ma'am. Unang-una, nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi ginaid niya ako, binigay niya to sa akin lahat. First and second year po na anniversary ng Linen Green nationwide, ako po ay nakuha po ng BCO Santa Rosa ang top 5 BCO nationwide. Ayan. So, ano po yun? Consistent na 2 years. At ang incentive ko po ay pre-travel incentive. Ang incentive na pre-travel, international, all expenses paid by the company. O di ba po, napakaganda? O di ba? Wow, talaga. Tapos kocharyan, ngayon lang nakaraan na to, ngayong month lang na to, every month lagi po talaga akong kasama sa top, consistent po yun pag hindi top 1, 2, 3. Yan. So, ngayon pong pumasok na taon na to, pagdating po ng second year, yun na po yung 1 hanggang 1, 2, 3. Sana po ay mapako na ako doon. Ayun, wini-wish ko. Pero wino-workout ko at yun ay kinatutuwa ko po. Ayun, so, ang second achievement ko naman po, Ma'am Maria, na yung naging supervisor na ako. Ayan. Wow, congratulations! At dahil nga po, tinatrabaho ko na si Linen Green. Ayun, kumbaga, bukod yung income ko sa BCO, bukod yung income ko as a networker. So, ang napakasaya pa po doon dahil nakuha ko po yung supervisor position, ang incentive ko naman po doon ay yung local travel po sa El Nido, Palawan. At, Kocharyan, diba? Saksi ka doon dahil yes. Na doon ka. So, guys, kung kayo po ay nanonood at hindi pa po hindi pa po kayo nakakapag-subscribe ng YouTube channel ko. Ayan, makikita nyo po doon. Click nyo lang po yung bell on para po makita nyo yung buong kung paano kami kasaya nila Ma'am Arian sa El Nido, Palawan. Yun po yung pre-travel namin online. So, nakakatuwa po yon, talagang yon. Check nyo po sa YouTube channel. Yes, ano pong YouTube channel po ninyo? Ano ayan, pong pangalan? Ayan, Ma'am Arian, pasensya na. Hindi po ako na, no. Ang YouTube channel ko po ay Noemi Murada. Ayan, search nyo lang po doon. Noemi, ang Noemi ko po ay Noemie. May I po. Kasi pag hindi, iba yung iba, lalabas. So, Noemi Murada lang po at makikita nyo po doon ang aking kung paano ko nag-enjoy sa El Nido, Palawan. Kaya mag-linen green na po kayo. Yes, yun nga po yung next question ko. Ano po yung mga masasabi nyo sa mga hindi pa member sa linen green? Ayan, ang masasabi ko pa po sa... Ay, Ma'am Marian, meron pa akong achievements. O, sige po. At itutuloy ko po yung aking achievement. Ayan. At dahil nga po, mga kalinyans, mga viewers, ito, ini-enjoy ko na kanina po ako kinakabahan. Ngayon ako pa po ang nagre-request kay Ma'am Arian para mag... Ayan, nakakatuwa. At dahil nga po, kumikita na yung BCO ko. Alam niyo po ba yun? Napakasarap talaga dahil nakuha ang third achievement na ko naman po ay... Nakabili po ako ng lupa sa Santa Rosa, Laguna. Wow! At doon ko po itatayo ang aking business center office ng Santa Rosa, Laguna. Ayan. So, pinag-iipon ko na po yung para sa pinili ko. At ang next ko po namang achievement, at dahil nga po kumikita na ang aking BCO, ang business center office ko, ako naman po ay total na kinita, Madam Noemi. Yes, ma'am. 8 digits, tama ba? Binulungan mo o kanina. Yes. So, hindi 6 digits, hindi 7 digits, 8 digits na po ang total na income ng kanyang business center office. Wow. Yes, yes, Ma'am Marian. At ang next ko pong achievement naman po ay dahil sa ako nga po ay makulit, ang asawa ko po ay number 1 na sinasabi niya sa akin na ayaw niya ng may ibang tao sa bahay. At wag ko daw pong ipapagalaw ang bahay nang wala siya. Pero ako po'y makulit. Kaya nang nalaman po, Ma'am Marian,
matatapos na po ang aking pina-renovate na bahay. At naparenovate ko po ang aking bahay nang hindi po alam ng aking asawa. Wow, grabe. Ayan na. Yun po yung mga achievement ko. Yan yung aking mga pinaghirapan. Although katulong ko pa rin po ang asawa ko, di ba po? Kahit na gano'n, ang asawa mo'y nasa ibang bansa, pero mahirap, yung mga anak mo nag-aaral, tapos syempre lahat may gastos, hindi mo iisipin ang magpaayos ng bahay. Pero dahil sa Liningreen po, natutuwa po ako dahil lahat po ng yan ay na-achieve ko ng pakonti-konti sa aking pinag-iaralan. At nagpapasalamat po ako, Coach Arian, sa aking mga team ng Santa Rosa, dahil kung hindi po dahil sa kanila, hindi po dahil sa sila po ay parte ng aking mga achievement, kung hindi po dahil sa katulong nila ng aking mga members ng mga crossline ng mga MS, kundi po sa tulong nila, hindi ko po lahat ito makakayanan. Kaya maraming salamat po sa mga kalinyans ko. Yan. Yes. Nakakatuwa sa Liningreen kasi hindi lang ikaw yung kumikita, pati yung mga taong nagtiwala sa'yo kumikita din. Opo. Nag-e-enjoy din sila. Kung ikaw kumita din ng ganun, malamang sila din kumikita, talagang yes, nag-e-enjoy sila. Yes, dahil po yan sa napakagandang sistema ng Liningreen. Kaya ka kumikita na maganda kasi nag-build ka ng network. Yes, ma'am. Totoo, diba? Man. So, ano yung masasabi mo sa mga hindi pa members ng Liningreen? Sa mga hindi pa po members ng Liningreen, ito po ang masasabi ko sa inyo. I-try nyo po ang product. Dahil ang number one po na pang-boost ng immune system ay ang Liningreen beverages. At ang ating pong happy pads ay nakakatuwa dahil yan po ay nakakatulong para sa ating mga kababaihan. Kaya ang lahat po ng product ng Liningreen ay i-try ninyo para kung kayo po ay naghahanap ng online business na patok ngayon dahil sa pandemic, ang Liningreen online business po ang aking highly recommended. Yes. Grabe, 'di ba? Talagang housewife of W ang asawa, may dalawang anak. Pero negative sa networking, pero sumama sa office, inara lang negosyo. Ngayon, kumikita na ng maganda at napagawa niya pa yung bahay niya nang hindi alam ng asawa niya. At hindi pa nakikita ng asawa mo. Hindi pa, Ma'am Arian. Kaya nga po, nung dapat uwi siya ngayon, ayun, dapat gustong-gusto na niya umuwi kasi gusto niya rin ma-enjoy yung pagtira doon, syempre. Kaso, yun niya, nagkaroon ng pandemic, hindi niya pa talaga nakita. Pero ako nakita ko na kasi 'di ba nag-usap tayo sa video call, tinour niya ako sa kanyang mansion at sobrang nakaka-proud po talaga na nagawa po ninyo 'yon. Isa po kayong huwaran. Strong po kayo na babae at inspirasyon po namin kayo. Thank na you, sa lahat po ng mga babae na mga may asawa na nanonood ngayon, no, tulungan po natin. Gayahin natin si Ma'am Noemi, tulungan natin yung ating mga asawa. Diba? And narinig naman natin kanina na kapag meron silang problem ng husband niya, ang una niyang ginagawa is nagpe-pray siya. No, 'di ba? So, kung sa kanya effective, kung siya na kaya niya, sigurado kaya niyo din. Ma'am Noemi, ano pong masasabi mo sa lahat ng Linians na nanonood ngayon? Ano yung tips na mabibigay mo sila para maging successful din sila kagaya mo? Ayan, mga kalinyans, ang tips ko po na mabibigay ko sa inyo, kailangan focus and determination. So, kailangan po tayo mag-focus para ma-achieve natin ang ating mga pangarap. At syempre po, kailangan nating trabahuhin. So, never give up. Go lang. Kahit na mabagal, wag lang ihinto. Kasi, para isipin na lang natin na ang ating ito ay para sa ating pamilya. So, yun lang po yung masasabi ko sa inyong lahat. At nagpapasalamat din po ako sa kay Sir Jerry. Yan. Sa akin lagi, pag may problema ako, sinasabi po kay Sir Jerry, Sir Jerry, anong dapat kong gawin tungkol po sa networking? Sir Jerry Sapanta. Sir Jerry Sapanta. Ayan, nagpapasalamat po ako sa kanya. Siya yung walang sawang nag-guide
sa akin para tulungan niya po ako na kung paano ang gagawin ko sa BCO. Papasalamat din po ako sa aking team. Yan. Thank you po. At sana po ay may natutunan po kayo sa akin. Yes, grabe. Mga kapamilya, nag-enjoy ba kayo? Kasi ako sobrang nag-enjoy ako habang kausap si Madam Noemi at sobrang inspired ako sa story niya. Kung kayo na-inspired din, i-comment niyo ang inyong best reaction sa ating live. At para mabasa natin yan, sabi nila Madam Noemi, magugulat si Mr. Mo pag uwi niya. Kasi diba pinarenovate mo na yung bahay. Tapos wala talaga siyang balak sabihin sa husband niya kasi nga papagalitan siya. Kasi nga ayaw ipagalaw. Pero dahil kumikita siya ng maganda sa linen green, kaya napaayos niya na yung bahay nila ng kanyang asawa. Yes, grabe. Talagang nung sinabi niya sa akin kung magkano yung share niya, mas malaki pa yung share niya kaysa sa asawa niya. Diba? Galing, diba? So, dahil po yan sa power of linen green system, power of leverage, and power of networking. Kaya napakaganda po talaga na aralin itong negosyo po na ito. Sabi ni, basahin po natin yung mga comment po ninyo. Sabi ni Miner Aswela, magandang gabi mga kapamilya. Inaabangan natin to, matututo tayo, makakuha ng inspirasyon kung paano patatatagin ang negosyo. Sobrang nakaka-excite at sigurado paluluhain na naman tayo ni Madam Noemi Morada. Kaya pinagdahandaan ko talaga ang best reaction ko sa gabing ito. Grabe talaga. Sabi niya, best reaction ko sa gabing ito kahit anong pagsubok, lalo na yung mga mararanasan pa na rejection, kailangan talaga maging matatag at mahigpit ang pananampalataya kay God para malampasan lahat ng pagsubok. Ngayon pa lang kinukurot na dibdib ko para sa mga problemang hinaharap. Pero dahil sa mga coach na kagaya ni Madam, lahat kinakaya. Kaya laking pasalamat ko po at isa ako sa mga napunta sa team ni Madam. Thank you po, Madam Minerva. Talaga nakakatuwa yan. Masipag talaga yung MS ko na yan. Kaya po malaking utang na loob ko kay Madam na bawat hinaing lagi niya inaalalayan. Kaya salamat, Madam, sa pagpapalakas ng loob ko. Kaya alam ko makakaya lahat ng pagsubok. God bless po. Marami po akong natutunan, naiyak po ako at sobra akong na-inspired, sabi ni Sheena Saldua. Sabi ni Flores Rodrigo, ang mga struggles natin sa buhay ang nagsisilbing driving force para magsumikap tayo para sa ating mga pangarap. Salute you, Madam Noemi Morada. Congratulations sa lahat ng achievements mo kay Linen Green. Salamat sa friendship. Love you. God is good all the time. From Flor Rodrigo. Thank you, Flor. I love you too. Yes, andito siya last time sila ni Sir. Napakasarap talagang manood dito sa LNG TV. Napaka-inspiring po. Sana ako rin, makamit ko rin ang mga pangarap ko at ma-open-minded din ako sa business line po, sabi ni Kimberly Bioy. Sabi ni Josetta Rios, proud ako sa'yo, Sisi. Sabi ni Kate Ongkoy, sobra po talaga akong na-inspire sa kwento ni Ma'am Noemi Morada at rami po akong natutunan ngayong gabi. Gusto ko yung kahit mabagal, basta wag titigil, sabi ni Laila Nevalga. Sabi ni Lorraine Fria, sobrang dami ko pong natutunan. Thank you po sa mga kwentong kapamilya mo. Nakaka-inspired po talaga. From Mona Lisa Evangelista, congratulations, ma'am, sa lahat ng achievements mo. I'm so proud of you. God bless you more, madam. Yes, grabe, no? Sabi ni Prince Aroma, nakaka-inspired po ang story niyo. Maraming salamat. Habang may buhay, may problema, dapat strong tayo palagi. Every digits is must, sisipagan pa para sa pamilya with LNG TV. Ayan po. Thank you so much po sa inyong mga reaction, comment. And sa lahat po nang nagsend ang selfie nila, maraming salamat po mga kapamilya. Ngayong gabi po, bago matapos ang ating segment, ay mamimigay po tayo ng cash prizes. Ayan. Congratulations po sa lahat ng mga winners natin ngayong gabi. Congratulations to all the lucky winners of Kwentong Kapamilya Selfie to Win. First winner, congratulations, Roxanne Carranzo. Second winner, congratulations, Mami Sheds. Third winner, congratulations, Cindy Wenceslao. Fourth winner, congratulations, Bay MJRS. Fifth winner, congratulations, Clyde Ferrer.
winner. Congratulations, Grash San Andres. Seventh winner. Congratulations, Jackie Lomaino. Eighth winner. Congratulations, Sandy Madera. Ninth winner. Congratulations, Michelle Mercado. Tenth winner. Last winner. Congratulations, Jeneline Paragoso. Congratulations once again sa mga kapamilya natin na nanalo sa best selfie ngayong gabi. At Ma'am Noemi, message mo sa iyong mister. Ayan. Ayan. Kung nanonood ka man ngayon, sana naiintindihan mo ako. Makakawain lagi. Ingat ka dyan. Sana makauwi ka sa susunod na taon. Parati lang mag-pray. Patagan mo lang ang loob mo dyan para sa mga anak natin. I love you. Ingat ka. Yes, grabe ang sweet, no? Sir, napakaswerte niyo po sa asawa niyo. Napakatatag ng loob. Talagang lumaban siya sa kahit anong hamon ng buhay. Tiniis niyang malayo para sa mabigyan niyo ng magandang kinabukasan yung mga anak niyo. At sulit na sulit po yung ginawa niyong effort. And para ma-divert po yung attention ni Ma'am Noemi, ginawa niya po, nag-green and green siya. At sobrang nag-e-enjoy siya dito. Salamat din po sa suporta mo sa kanya. Salamat din po sa pag-intindi mo sa kanya. At kita mo naman po lahat ng mga sacrifices ni Ma'am Noemi. Napagawa niya po yung bahay niyo. Napagkwentuhan po namin kung gaano po kalaki yung nagastos niya. Na sabi niya nga sa akin, hindi pala biro magpagawa ng bahay. Pero still, napagawa niya pa rin po yung bahay niyo. Dahil gusto niya, pag umuwi ka dito, talagang masosolo ka niya. Yung hindi ka na busy sa pagpapagawa ng bahay nyo, kundi busy na kayo sa bonding ninyo ng family. Tama ba? Yes, tama po yan. Para pagdating niya dito, relax na siya. Yes, grabe, diba? Kasi dati, pag umuwi siya, pinapagawa niya pa yung bubong, pinapagawa niya pa yung, pinapakumpunin niya pa yung bahay ninyo. Pero ngayon, sir, pag uwi mo, mag-e-enjoy ka sa magandang bahay nyo na bunga po ng pinaghirapan nyo at pinaghirapan po ni Ma'am Noemi dito sa Linen Green. Congratulations, Ma'am Noemi. Sobrang na-inspired ako sa'yo. Mas lalo kong humanga sa'yo. At isa kang inspirasyon para sa aming mga babae na lumaban at pagbutihan pa sa buhay, hindi lang para sa sarili, kundi para sa mga anak para mo sa pamilya mo. Kitang-kita naman, sulit ang iyong effort dahil ang anak mo ay magaganda at mababait, matatalino. Yes, Mama, yan. At may takot sa Diyos. Opo. Diba? Talagang napalaki mo sila ng maayos. Message mo sa mga anak mo. Ang message ko po sa aking mga anak na si Trisha at si Monique, lalo pa nilang pagbutihin, magpasalamat sila sa Panginoon kasi binigyan sila ng matatalinong na sila'y maging matalino. Ayun, tapos sila ang pag-aaral nila. Kahit na ako ay laging ginagabi ng pag-uwi, pero ngayon, hindi na kasi bawal lumabas. dati po kasi noon, imagine, from Santa Rosa, simula sa Santa Rosa hanggang dito sa Paranaque, nagdadrive ako every day. At alam nyo naman po, di ba, sa networking, paggabi, paghapon na, saka dumadating yung mga members, umuwi po ako sa bahay ng 12 na ng gabi. So, minsan 11, ganon. So, yun po yung routine ko everyday. Mag-isa lang ako nagdadrive. That's why po nagagalit ang aking asawa nun. So, sa mga anak ko din, na parati silang nag-aalala sa akin, pagpasensyaan na yung mami nila. At ayun, mag-aral silang mabuti. Lahat ng ito, lahat ng paghihirap namin, lahat ng pagod, pagsasakripisyo namin ng daddy nila para sa kanila to, sa kanilang future. Kaya, ang tanging may susukli lang ninyo sa amin ay mag-aral kayong mabuti at magpakabait na anak. Kahit na napapagilitan ni mami, love na love ko kayo, huwag kayong mag-alala. Yes. Ganon talaga ako. May pagkamataray. Pero para sa inyo yon, kaya mga anak, I love you. Ate Monique, kasama ko po siya dito ngayon. At si Ate Monique po ay natutuwa ako dahil
kahit saan ako po ay sinusuportahan niya. At sa akin din pong kaibigan na si Ate Joseta Rios, nandito po siya. Ayan, at sila po yung aking assistant daw. Sabi nila, assistant, pang-assistant ko. Ayan. Thank you po sa pag-assist sa akin. Thank you, Coach Arian, dahil ako ay iyong pinagbigyan na makarapunta dito at ako iyong inimbitahan. Napakalaki po ng... Ngayon po, kanina po ako ay na... Ako po ay nahihiya at ako ay natatakot umupo dito at parang ako ay nanginginig. Pero ngayon po ay hindi na. Relax na ako, Mama Arian. Pwede niyo pa akong tanungin ng tanungin. Ayan, so Mama. I'm very happy na... And it's my pleasure na maimbitahan ka dito. And I really appreciate your time and effort na mag-drive from Santa Rosa, Laguna to LNG TV Studio. Sobrang na-appreciate po namin yun dito sa LNG TV Production. Talagang saludo po kami sa'yo, Madam Noemi. And salamat po sa pagpapaunlak mo sa aming imbitasyon. Hindi mo ako hinindian nung ikay in-invite ko na mag-share ng iyong kwentong kapamilya. Sulit na sulit po dahil marami po ang na-inspired ngayong gabi sa iyong kwentong kapamilya. Gusto mong pasalamatin natin mga board of directors? Ayan, nagpapasalamat din po ako kay Sir Sid na parati ko po yan at tinatawagan Sir Sid ano pong gagawin ko noon. Tungkol po yan sa paano ko malalampasan ang aking BCO, ganon. So, para po sa mga kung anong gagawin, si Sir Sid po ang lagi ding tumutulong sa akin para i-guide ako sa akin, kay Chairman Puntanar at saka kay Press, kay Sir Lowell, ayan, at sa lahat po ng mga BODs, at sa lahat po ng mga nandito, ang bumubo po ng Linen Green, maraming salamat po dahil sa inyong negosyo na marami kayong natutulungan mga tao. Isa na ako. Yes. At magpapasalamat po ako kay Ma'am Pau. Si Ma'am Pau po yung lagi kong kausap na Ma'am Pau, pa-approve naman. Sabi ko minsan siguro si Ma'am Pau nakukulitan na sa akin. Maraming salamat Ma'am Pau sa pagtitiyaga. Dahil sa iyo, lumaki po ang aking negosyo. Ayan. Maraming pong salamat sa Linen Green. Yes, grabe, diba? Kanina, ramdam natin yung kaba niya, pero ngayon, enjoy na siya. So, sa lahat po ng mga susunod pa na magiging guest po namin dito sa LNG TV Studio, we will make sure po talaga na mag-enjoy kayo dito dahil nag-enjoy ka ba, ma'am? Yes, ma'am, Arian. Nag-enjoy. Kanina lang ako kinakabahan, pero pagtagal-tagal, wala na pala. Yes, opo. Talagang mawawala na yung kaba kasi talagang sarap mag-share. Kasi lalo na yung mga nanonood ngayon, sobrang deserve mo lahat ng narating sa'yo, ng narating mo. Congrats po from Michelle Mercado. Nakaka-proud ka po, ma'am. Congratulations, ma'am. Nai-inspired po kami sa'yo, ma'am. Yan po yung mga comment. We are very proud of you, Ma'am Noemi. Ayan po yung mga comment ng mga kapamilya natin na nanonood ngayon. Mga kapamilya, maraming salamat po dahil hindi kayo nagsasawa na tumutok sa amin dito sa LNG TV araw-araw, kahit tanghali, hapon, gabi-gabi, talagang sinusuportahan niyo po kami. Na-appreciate po namin ang inyong mga comments at hindi po kami magsasawa na magbigay po sa inyo ng kasiyahan. At para po kahit pandemic, mapalakas po namin yung loob nyo. Kaya meron po tayong ganitong segment na kwentong kapamilya na kung saan nagbibigay po ng inspirasyon. Dahil baka yung napagdaanan ng mga guests natin mas matindi pa kaysa sa pinagdadaanan mo ngayon. Pero dahil hindi sila sumuko, nagtagumpay sila sa buhay. At yun din yung mangyayari sa'yo kapag hindi ka sumuko dyan sa pagsubok na pinagdadaanan mo ngayon. May magandang mangyayari pa sa buhay mo. Basta lagi kang manalangin. Basta positive ka lang at syempre dapat nasa Linen Green ka. Yes. Diba? Kasi lahat po ng mga successful na tao na ini-interview po namin dito, malaki po ang naitulong
ng Lean and Green Business para makuha po nila ang kanilang mga pangarap sa buhay, hindi lang para sa kanilang sarili, kundi para po sa kanilang pamilya. Kaya kung ikaw na nagpe-pray ng magandang opportunity, baka ito na yung pinagpe-pray mo kay God na magandang opportunity na magpapabago ng buhay mo at ng pamilya mo. I-try mong search sa YouTube, napakaraming vloggers na Leanians, 'di ba? Type mo Lean and Green, napakarami mo pong mapapanood na videos diyan. Type mo Lean and Green Coffee, no, napakaraming reviews ng Happy Pads, ng milk tea, resveratrol juice. Diba po mga kapamilya, i-search nyo lang, aralin nyo lang, mag-observe lang kayo at pwede nyo pong kontakin si Ma'am Noemi Morada kung gusto nyo magpaturo sa kanya, magpa-mentor sa kanya kung paano maging successful sa Lean and Green Business. Pwede nyo po siyang kontakin at saan po pala nila kayo makakontak if gusto nila, may mga nanonood na kapamilya natin ngayon sa Santa Rosa. Ayan, pwede nyo po akong tawagan sa 0917-670-1145. At pwede nyo rin po akong message sa Facebook account ko, Noemi Morada, BCO, Lean and Green BCO, Santa Rosa. At pwede nyo rin po akong panoodin sa YouTube channel ko na Noemi Morada. Ayan, makikita nyo naman po yung Lean and Green BCO, Santa Rosa sa mga naghahanap at nagtatanong doon po. Yes, search nyo lang po mga kapamilya sa lahat po ng mga kapamilya natin na malapit sa Santa Rosa, Laguna, may kakilala. Pwede nyo pong i-recommend si Ma'am Noemi Morada. Mga kapamilya, para po sa mas marami pang mga inspirational, motivational, pwede nyo pong i-check ang aking Facebook business page. I'm talking about business sa Table Talk with Arian Senes. You can search that on Facebook. Pwede din po kayo mag-search about sa Life Talks. Nag-video po ako about sa pagpapalakas ng loob. So, pwede niyo pong i-search yung Arian Senes. And you can also follow me on my Instagram account, Arian Senes. And I also have my Twitter account, Arian Senes. And my Facebook, you can add me on Facebook po, Arian Jane Rivera Senes. And please do not forget to like and subscribe my YouTube channel, Arian Senes, A-R-I-A-N-E. S-E-N-E-S. Makita-kita muli po tayo bukas dito sa LNG TV. Mag-enjoy, matuto, ma-inspired, kiligin, umiyak, lumakas ang loob dito po sa LNG TV. Mga kapamilya, mahal na mahal po namin kayo. Maraming maraming salamat po.